what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chika Doro. Sa lahat ng mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chika Doro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay sa channel ni Showbiz Chika Doro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At sa lahat po ng nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chika Doro. Pasok! Usap-usapan ngayon ng maraming netizens ang tweet post ng former chairperson of the Presidential Commission on Good Government of the Philippines o PCCG at former COMELEC commissioner na si Andy Bautista. Matapos nito nagawing santa si Leni Robredo. yun eh. Ako speechless na naman ako dito. Tuloy na nga natin. Ayon sa mga netizens, parang miss na ni Andy Bautista ang Pilipinas dahil halatang nanghihinayang ito sa pagkatalo ni Robredo. Matatanda ang pinapa-aresto ito ng Senado dahil sa hindi maipaliwanag na yaman, na ang tumestigo pa ay ang kanyang asawa mismo. Nagpapasaring nga ito sa kanyang post na si Leni ang liwanag sa dilim, o sa madaling salita liwanag niya upang maabswelto ang kanyang kaso. Ayun nga sa post nito ay, mananaig ang liwanag sa dilim, na may kalakip na picture na pangalan ni Leni at may ginamit pang krus sa dulo ng pangalan nito. Dahil maraming na-trigger sa post na ito ni Bautista ay bigla itong may follow-up na post aniya pa. Sinabi ko lang nananaig ang liwanag ni Kristo sa puwersa ng kadiliman sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, marami kaagad ang na-trigger. Ang kontrobersyal na direktor na si Direk Daryl Yap ay agad na may supalpal kay Bautista, aniya. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ginagawa nila ang hindi nila alam kaya patawarin mo sila ama. Bukod kay Direk Daryl Yap, maraming personalidad din ang umalma. Ayon kay Coco Locoy ay, Lu, anong nangyari, okay lang ba siya, malusog pa siya last time na nakita ko ah? Andy Bautista, uwi ka na daw po ng Pinas, makita mo man lang sa huling sandali. Miss ka na namin at ng Supreme Court. So, sinasabi niya na si Leni ang liwanag, no? Kasi, ika nga, yun ang natatangin niyang pag-asa sa kanyang buhay, no? Yun nga, yung mga reklamo ata dito kay Andy Bautista. Pero sa tingin nyo ba, mga katunay, kung si Leni ang nanalo bilang presidente, ano kaya ang lagay ng Pilipinas ngayon? Sa tingin nyo ba, makakaahon ba tayo at masusolusyonan din ni Leni ang nagiging problema ngayon sa ating bansa na kinakaharap din ni PBBM ngayon, no? Kaya niya bang labanan yun? Ganun yun eh, yun ang mga katanungan eh. May magbabago ba sa Pilipinas? Ayon naman kay Coach Jarrett ay, sa presinto ka magpaliwanag. At isabay mo na din paliwanag sa mga kaso mo, Andy Bautista. Ayun, mga kaso. We still know what you did last 2016. Ano, intay ka lang ng prescription ng mga kaso mo bago ka bumalik. Samantala, ang influencer na si Joy De Vivra ay nag-live at hinamon ito na umuwi ng Pilipinas para harapin ang kaso, upang umano mabigyan din ng liwanag ang madilim niyang itinatago sa mga awtoridad at publiko. Panuurin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Chika Doro! Ayan ha. Dito ko na lang kinuha yung news article kasi pag sa Manila Times, hinihinga nila ako ng hinihinga nila. Ayun ha, itong video na to ay courtesy of Joey De Vivre. De Vivre. Ayan ha, shout out po ma'am Joey De Vivre. Ako ng subscription. Ayan, pero na-publish naman siya dito. Ayan. May 26, 2022. Ayan. Ex-COMELEC chairman not yet off the hook. So ito na yung pinaka-latest na update dito. So na yung mga kasama ni Andy Bautista, na sila, na-absolve na sila. Ayun. So sabi dito, in a two-page resolution penned by Associate Justice Pedro Corrales and concurred in by Associate Justice Fernanda Lampas Peralta and Alfredo Ampuan, the CA Second Division denied the motion for reconsideration filed by Bautista. The court gave credence to the findings of NPC to hold Bautista as the only one liable for the offense. Bautista elevated his appeal to the Supreme Court. The NPC ruling
cleared former COMELEC commissioners Christian Robert Lim Alpareño, Executive Director Jose Tolentino Jr., Director James Arthur Jimenez, Ferdinand De Leon, Ginny Flororita, and Eden Bolo. So, yung NPC, hindi niya sinama yung ibang mga officials. Si ano lang talaga yung sinama niya, si Bautista lang. Ayan. So, under the violation of the data privacy due to negligence is punishable by 3 to 6 months of imprisonment and a fine of 500,000 to 4 million. Government official is proven of guilty of this crime, he or she will be disqualified from public office. Ayan. So, may mga kaso palang kinakaharap tong si Andy Bautista, no? Kakampi niya si Leni. Kasi, nung eleksyon, kung inaasahan niya si Leni na manalo, kasi nakita naman natin no, napuspusan ang pakikipaglaban ng mga kakampings nung panahon na yon, na akala, buong akala nila is talagang sila yung mananaig. No, pero talagang nakita talaga yung unit team talaga ang malakas at sila ang nagtagumpay nung eleksyon na yon. Yung inaasahan ni Andy Bautista na si Leni eh hindi nanalo. Kaya eto, nag-emote-emote siya doon sa mga post niya kanina na gano'n na darating din ang liwana, ganto ganyan. Eh wala eh, kumbaga bawi na lang next time. Okay. So may kasalanan pa rin si Andy Bautista. Meron pa rin siyang meron pa rin siyang pending na tapos utang sa atin. Ganyan. Ayun. So, it brings us to this. Okay? It brings us to this. Ganda na, Ma'am Joey, no? Eto, yung Twitter ni Andy Bautista. At very, very, very active si Andy Bautista sa social media, sa Twitter. Ayan, verified pa si Uncle mo. And of course, alam naman natin, yan yung itsura ni Andy Bautista. Nag-post si Andy Bautista. May cross pa eh, no? Mananaig ang liwanag sa dilim. Yun. And then Lent. Ayan. Parang Leni na Lent, no? Kasi, alam naman natin yung liwanag sa dilim, ano yan eh? Ano yan ni Mama Leni eh, di ba? So, we know what he wanted to do here. Kung ano yung gusto niyang parating dyan. Ayan. So, parang siguro yung liwanag sa dilim is darating din ang panahon na mananaig din si Leni at mananalo. Pero sa susunod talagang eleksyon talaga, kung sakaling matapos man ang termino ni PBBM, nako, si BP Inday Sara to, nako, mga katunay, di ba? Ang malamang na nauugong, natatakbo bilang presidente. Ang susunod na presidente, talagang lakas loob na lang kung sino lalaban kay BP Inday Sara sa susunod na eleksyon. At malamang ko is makakatanggap to si BP Inday Sara ng iba't ibang klaseng paninira para gawan siya ng paraan para hindi siya manalo. Pero sa tingin ko is malakas pa rin si BP Inday. Kaya walang pagkakataon na manalo pa yung mga ganyan-ganyan sa eleksyon kung sino man yung gustong kumalaban eh. So saksakan ng kaplastikan, etong si Andy Bautista. Tapos meron pa siyang 2 hours ago, meron siyang sinabi na, sinabi ko lang na mananaig ang liwanag ni Kristo sa puwersa ng kadiliman sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Oh. Marami kaagad ang na-trigger, sabi niya. Well, alam niyo po, Mang Andy, Kristo triggered pala kami sa iyo at sa lahat ng pinupost mong linis-linisan, bait-baitan at kaplastikan. Kasi ang dami mong pang utang sa sambayan ng Pilipinas. Mm-hmm. Dami niyo pala atraso. Okay. Active na active ka sa social media. Ang dami mong pang issues. Okay? Hindi mo ma-account yung mga pinapa-account sa'yo sa PCGG, lumayas ka, umalis ka ng Pilipinas. Nako. Gusto kang idemanda at dinemanda ka na nga ng National Privacy Commission because of COMELECs. And yet, ayaw mong harapin. So, paano mangyayari na mananaig ang liwanag sa dilim kung ayaw mong harapin yung kadiliman dito sa Pilipinas tama na pinaggagawa mo? Tama. So, yes, triggered po kami dahil ang kupal-kupal niyo po. At hindi namin alam kung saan nyo kinukuha ang kapal ng mukha ninyo para mag-post ng mga ganito. Sana po, sa darating na mahal na araw, eh talagang isipin ninyo yung mga accountabilities ninyo bilang dating public officials ng public official ng bansa. Tama, no? Bago ka humiling ng mga ganyan-ganyan, is linisin mo muna yung sarili mong bakuran. Linisin mo muna yung sarili mong mga atraso. Hindi kasi pwede na ganyan eh, medyo mag-emote-emote ka ng ganyan. Tapos meron ka palang mga atraso pala sa sambayan ng Pilipino. Okay? So yun lang.
And if there would be anyone na magmamalaki at proud na proud kay Andy Bautista, please let them watch this live para makita nila kung ano ang utang sa sambayanan ni Andy Bautista. Okay, hindi ka modelo. Please lang. Ngayon, if you want to be regarded as a model or someone who is an inspiring person and all that jazz, umuwi ka sa bansa, harapin mo yung mga kaso mo. E di so, kung maabsuelto ka, di absuelto ka. Ba't ka nagtatagal? Tama, dapat harapin niya yun. Kung meron man. Ayun. Well, also, this is also, at the same time, we'd also like to, call upon our government. Can you please take it seriously? Bakit hindi pa na-aresto to? Diba? When I was looking at the, as of 2018, the NBI and the Department of Justice during that time, they said that they are hunting down Andy Bautista. I cannot understand why he's still not being caught up until now. And for that one, responsibilidad yun ng gobyerno. Okay? One of the biggest data breach, if not the biggest, no, I think that's the biggest na nga, yung Comelec, happened under Andy Bautista's nose. So this person should be, should be held accountable. Ano ginagawa ng gobyerno natin? Pakihuli naman. Diba? Binabalahura tayo eh. Ayan, minamak pa tayo, nagtitwitter pa. Diba? Ang dami nang kasalanan nito sa bayan eh. Tapos nakakaganyan-ganyan pa siya. So sana naman yung gobyerno natin, please take this guy seriously. Pakihuli naman po. Ayun, natatignan natin ngayon ang video na nagmula kay Showbiz, Chika Doro. At syempre, natunghayan din natin si Ma'am Joey. Ang dami palang naging atraso nito dito sa Pinas, no? Na kailangang harapin at siya'y nagtatago nga sa ibang bansa. Yun nga, ang pinapalating ni Ma'am Joey. Nag-emote si Andy Bautista na tungkol kay Leni, no? Kasi meron siyang Len, tapos may cross. O, ay may letter T na may parang pa-cross na ganun. Parang namang resin. Ayun, di ba? So, mas maganda, sir, harapin mo kung ano man yung sinasabi ni Ma'am Joey na kaso mo. Mas maganda yun, no? Na ipakita mo sa lahat kung ikaw ay inosente. Dahil kapag kasi ikaw patuloy na nagtatago, ibig sabihin nung guilty ka sa lahat na ibinibintang sa'yo. Ganun yun eh. Dapat mong anuhin yan. Harapin. So, yung pag-asa naman is parang malabo. Kasi pagkatapos ng termino ng BBM, malamang, matik na kung sino yung susunod na uupo. Ah, di ba? Oh, yun. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.